Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga video. Bali, ang gagawin natin mga bro ay gagawa tayo ng i-core ng ating fish shaker. Gamit lamang itong mga sirang payong mga bro. Ayan o. Ayan, bali kung ito mga bro, nasa 4 na piraso na sirang payong itong ating gagawin. Ayan. Ayan, sishare ko sa inyo mga bro kung paano gumawa ng i-core na kombinasyon sa pangtilapia. Ayan. So, bali ang mangyayari dito mga bro ay ikukan muna natin to, ika-classify muna natin to. Tapos, puputulin natin ng cutting disc natin. Ayan, nung una kasi yung paggawa natin ay pinuputol-putol lang natin ng cutter na plies. Ngayon, para mabilis mga bro ay ang gagamitin natin ay yung pinaka-cutting disc natin o grinder. Okay, so ang mangyayari dito mga bro ay ika-classify ko muna. Ayan, yung ganito. Ayan, yung mga ganito ay huwag nyong itatapon at magagamit natin to. Ayan, bali ang ginagawa ko dito mga bro ay pinipit-pit ko ito. Tapos inihahalo ko dito sa mga alambre na ito ng payong. Sa video na rin na ito mga bro ay i-share ko rin sa inyo kung ano yung haba ng i-core natin na pangtilapia at saka yung kanyang ano yung bilog niya. Ayan, para kaya yung tilapia. So dito kasi mga bro sa i-core natin, halimbawa maliit yung bilog niya tapos maigsi o kahit mahaba, kung maliit yung bilog niya ay mahina pa rin yung kuryente ng aparato niyo. Okay, so i-kukan ko muna mga bro, i-classify ko muna. Okay, so bali na i-classify na natin mga bro yung ating gagawing i-core. Ayan na, oh, ayan. So bali ang mangyayari naman ngayon ay ihiwalay naman natin ito. Ayan. At tatanggalin natin itong mga pinaka-clip niya na ito dito. Oh. Ayan, para ano, wag nating putulin dito mismo mga bro. Sayang yung ritaso na mapuputol natin. Bali ang pagtanggal nga pala dito mga bro ay dito sa sadyang ng payong natin, itong pagtanggal dito sa pinaka kanya na ito, pinaka brace niya. Ganito. Sasampulan natin mga bro. Ayan. Gamit lamang itong kwan natin, side cutter. Ganyan. Bukain lang natin yung pinaka clip niya na yun doon na nakaipit sa pinaka i-core natin. Ayun. Pinaka alambre. Ayan. So, kapag ka nabukayan mga bro, ay kakabilan lang natin. Ganyan. Tapos bubukain ulit natin 'yon gamit itong side cutter natin. Ano? Ayan. Tapos bukain din natin 'yon sa kabila. Ayan, ganyan lang, tapos suhugutin niyo na ito. Ayan oh. Ayan, mahirap kasi kung ito mga bro, pag din niyo binuka, meron siyang pinaka kwan diyan oh. Ayan oh. Hindi basta-basta ano. Hindi basta-basta na uhugot pag di mo binuka itong pinaka-clip niya na yan. Okay, tanggalin natin. Ayan, ganun lang mga bro, magtanggal. So, tatanggalin ko lang lahat mga bro para pan at ikakat ko na lang para hindi masyadong mahaba yung video natin. Okay? Okay, bali natanggalan natin mga bro lahat yung mga pinaka-clip ng ating i-core. Ayan o. Ayan. So, ayos na. Naihiwalay na natin itong pinaka-kanya na ito. Pinakatukod niya. Ayan, bali ang mayayari naman dito mga bro, pipit-pitin naman natin ito. Bali ito ay, kumbaga mga bro, ay nakapos kayo dito sa mga bilog-bilog na i-core natin. Ito na lang yung pangdagdag nyo, pit-pitin nyo lang ito. Kung halimbawa naman mga bro, ay tinatamad kayong mag-pit-pit ito, ay humanap na naman kayo ng mga sirang payong para may idadagdag kayo dito. Pero titignan natin ito mga bro kung kakasya sa pang isang aparato ito. Bali, sinukat ko kanina mga bro. Ayan mga bro, bali kung halimbawa 5 inches yung magiging i-core natin ay nandito yung 20. Kaya ng 4 na putol. Ayan.
apat na putol, magiging konti lang yung pinaka-ritaso natin. Hindi masasayang yung i-core natin sa pagputol natin. Okay? So, titignan natin mga bro kung kakasya na ito. At kung hindi, magpipit-pit tayo dito at idadagdag natin doon. Okay? So, tatalian ko muna mga bro. Okay, bali, natalian na natin mga bro yung gagawin nating i-core. Ayan o. Ayan. So, susukatan na natin mga bro. Truss lang natin itong pa natin. Ayan. Ito tayo kukuha. Sukatan natin ng metro natin. Sukatan natin ng 5 inches o 5 in 1/8. Kung pa yan, pipinisin pa natin yan eh. Ayan. Okay, so putulin natin mga bro. Ito yung pagbabasehan natin. Pagpuputulan natin ng i-core natin. Mamaya ituturo ko sa inyo kung halimbawa 5 inches yung haba ng i-core nyo ay tuturo ko kung paano yung lapad ng winding. Okay? Pag nabuo natin tong kuha natin, i-core. So putulin na natin mga bro. Yung 1/8 mga bro, siyempre hindi naman natin ma-perfect na pantay-pantay yan. Pipinisin pa natin yan ng grinder para pantay-pantay yung dulo niya. Okay? Okay, so bali na putol-putol na natin mga bro, pagsasamahin na natin yan, ano? Okay. Okay, bali ito na mga bro yung kuha natin, yung i-core natin, ayan o. Na kuha na natin, nabuo na natin o. Ayan. So ituturo ko na sa inyo mga bro yung sukat niya. Tapos yung bilog niya kung gaano kalaki yan. Okay. So, ganyan mga bro. So, bali ang gagawin nyo dyan mga bro, kumbaga 5 inches yung i-core nyo. Ayan, bali ang kapal ng magiging bahay ng ano nyo, pishaker nyo ay media. Media. Yung kapal ng bahay. Tapos media sa kabila, di may natirang 4. Magiging 4 yung latag ng winding nyo. Ayan, yan. Yan yung lapad ng winding nyo. Ang kilo niyan mga bro ay mahigit kalahati yan, mga nasa kunyan 7 grams ganon. O sa ibang tema ng kiluan ay 700 grams. Yan ang lapad ng winding. Kukulangin yung kalahating kilo diyan. Ang saktuhan naman na kalahating kilo 4 inches yung i-core yung haba, yun yung saktuhan. Tapos ang lapad naman ng winding nyo ay nasa 3 inches lang. Yun. So ito mga bro ay kunito. Ito yung sukat ng i-core ng pangtilapia. Ayan. So, bali ang kanyang diameter naman mga bro ay nasa ayan o, 1 inches. Ayan. So, hindi na makita yung uno niya. Ayan o. Yan sakto, 1 inches. 1 inches. Kasi dati yung mga ginagawa natin, nasa kwan lang, 3/4 lang. 2 cm lang yung dati. Pero ito, medyo malaki-laki. Yan, uno. Hindi ganong makita. Ayan o, uno. Ayan, so gagawin sana nating ano, sinlaki ng 5 piso, baka uminit yung i-core, yung kuha natin, yung platino natin. Ayan. So okay, katamtaman lang yan bro na ano, yung pangtilapya yan, yung haba na yan. Ayan. So, ganyan lang mga bro. Gumawa.
So kapag sisipagin tayo mga bro, ay gagawa natin ang video kung paano natin ipupulupot yan, yung magnetic wire nya. Okay, so yan, hanggang dito na namang muli mga bro, at kita-kita na naman tayo sa susunod na mga video ko. Salamat ulit sa inyong panonood.